nyo ang Benguet, anong unang niyong maiisip? Yes to Bagyo! Yes to Oh My Gulay! Kain ng chop suey! Now, bukod dito, marami pa tayong magigit sa Benguet. Ang ilang pagkain dito, nagiging special daw dahil sa kanilang mga paniniwala. As it was explained to me back then, it's one way of respecting yung animal na walang masasayang. We try to make use of all the ingredients na pwede nating i-stuff doon sa sausage. Gets. I think it's my first time to eat this. Ang Benguet, bukod sa source ng gulay, pwede rin maging source of inspiration. Mula mismo sa mga magsasaka, makisabay tayo sa biyahe ng mga gulay na ito papunta sa atin. Bukod sa sariwang prutas at gulay, sa Benguet din ang gagaling ang sweet specialties na siya namang ginagawang star ingredient ng isang star baker. Sarap! Ano kayo binabala? Sarap talaga. Sa Benguet, meron ding mga kakaibang karanasan na matagal-tagal din bago malimutan. Nakita na ba kayo ng higanting takore? Saan sa Benguet nga bang mga yan? Yan ang dapat nyo abangan. Sama na kayo sa biyahe ko, direct from the source, Benguet. Ito ang pinuneg, ang version ng mga taga-norte ng blood sausage. Kung ano ito, ipaliliwanag ng mas mabuti ni Chef J.R. Royal, ang host ng cooking show na Farm to Table, at isang proud igorot. I was born in Camp 6, Tuba, Benguet. And ito yung isa sa mga putahe na kasabay kong lumaki. Kada may handaan sa Mountain Province, ito yung isa sa mga hindi mawawala. Dahil, as it was explained to me back then, it's one way of respecting yung animal na walang masasayang. We try to make use of all the ingredients na pwede nating i-stuff doon sa sausage. Preferably, you'd wanna use yung small intestines. But in this case, dito kasi sa amin sa Imus, maraming mga naglolongganisa. So, hindi talaga nila binibenta yung small intestines. So, I'd be using the large ones. Pero sabi nga namin sa Ilocanja, mabalindatan. Or pwede na yan. Para makagawa ng pinuneg, inilalagay muna ang dugo sa isang malinis na lalagyan. Sinasamahan ito ng bigas dahil ito raw ang magsisilbing filler at binder ng pinuneg. Next one is, kung meron na kayong ground pork, definitely you can use that. Or, magtaddad kayo ng iba pang laman loob, like yung mga baga, puso, you can also include that doon sa ating pinaka-stuffing. Tinataddad ng pino ang iba pang sangkap para mas madaling maipasok sa casing. Pagsasama-samain ito at hahaluin mabuti kasama ang dugo. Pwede na natin siyang i-mix together para ready na natin for stuffing. Maingat na ipinapasok ang blood mixture sa bituka ng baboy. Ito raw ay pagpapakita ng paggalang sa hayop. Kaya dapat hindi masayang ang mga parteng ito. Gumamit si chef ng stick na panulak pero iniingatan niyang huwag mabutas ang casing. Pwede na natin siyang i-blanch. Actually, ipo-poach natin siya doon sa ating boiling water. Yung poaching would actually help coagulate or mamumuo yung ating dugo para maging solid yung pinakaloob niya. After boiling yung ating pinuneg, or about siguro mga 45 minutes to an hour, slow boil lang po yun ha, you can serve it. But as we do in the Mountain Province, we actually smoke it muna. Typically, if you have a rig or setup na pwede mo siyang ihang dito sa luto ang kahoy mo, you can let it sit there for a couple of hours habang niluluto nyo yung iba pang putahe. But since we don't have that here, gagamitin na lang natin yung ating griller or smoker para i-infuse ng authentic smoky flavor yung ating pinuneg. Siguro we'll let it smoke for a couple of hours before serving. But at this point, kung ayaw nyo nang gawin yung extra mile, you can definitely serve it na. But let's go ahead and put it in our smoker. Just to add to the authenticity of the dish, serve natin siya gamit ang layer ng puno ng saging. We actually use this as yung parang pinaka-plato namin in serving gear whenever may mga malalaking handaan sa aming baryo. So, let's go and plate and have a taste later. Ayan, Sir Drew.
Duto na ang ating pinuneg. Yeah, with this with boiled sayote. Boiled talbos ng sayote. Boiled potato. At siyempre maraming maraming rice. Mayak! Mayak man lang! Actually, kinakain daw siya kahit steamed. But, alam naman yan eh. Parati kong, if you fry it, then most likely, yung pagkain ay magiging mas masarap. So, subukan namin to. After 5 minutes, subukan na natin. Parang feeling ko pwede na natin kagatin. Hindi ko alam yung mga puti kung ano, kung kanin. Yung smoke niya, nalalasahan mo talaga sa aftertaste. Alam mo yung kapag kumakain ka ng dinuguan, siguro Betamax, meron siyang yung, alam mo kumakain ka ng dugo, yun. At the same time, nandun yung pork flavor niya. But hey, I think it's my first time to eat this. This episode, we go straight to one of Luzon's biggest sources of fresh vegetables, Benguet. Alam niyo bang mahigit 80% ng highland vegetables sa Pilipinas ang nagmumula rito taon-taon? Kaya tinigo rin itong salad bowl of the Philippines. Pero kahit marami ang bumibili ng gulay, may ilan pa rin mga magsasaka na hindi makapagbenta ng maayos sa merkado. Yung mga farmers natin dati, talagang ano sila, hirap na hirap talaga sila kasi kung mapapansin natin dati, kung wala kang malaking farm, wala kang maraming produce, mahihirapan ka talaga magbenta. Talagang ibabagsak mo yung presyo mo para lang mabenta mo. Kaya naisipan ng isang kumpanya na maging tulay mula sa maliliit na magsasaka, diretso sa consumers. Wala nang mga middleman. So dumating si Session Groceries para matulungan sila. Kung ano yung gusto nilang presyo, yun yung presyo binibili ni Session Groceries sa nila. Sa tulong ng teknolohiya, ang mga gulay ng mga magsasaka, sa isang app na ino-order ng mga mamimili. Mula sa mahigit 25 iba't ibang partner farmers ang mga gulay, prutas, at iba pang produktong nabibili sa app. Yung process natin, nagpapack yung mga packers natin doon sa center. Tapos umaalis yung van doon, mga 8 PM. Dumarating dito sa Manila. Tapos pagkababa noon, susort out namin per area. Pagkatapos noon, tsaka tayo magdi-dispatch. Tapos aalis yung mga riders natin para ma-deliver sa mga client. So, ito ay galing sa different farms of Benguet. You have your, grabe. Parang ang lamig pa. Ganun siya ka-fresh. Siyempre, nandiyan yung cauliflower. Nandiyan yung carrots. Wow! We have bell peppers. Beautiful colors. We also have, ito. Nice, fresh lettuce. Ito talaga ng kulay, grabe. Oh my God. Muntik na ako na disappoint at sabi ko, cauliflower. Naghahantay talaga ako ng fresh broccoli. Kasi usually ito talaga yung binibili ko kapag nagagaling ako sa north. Ang kanilang retail prices, hindi rin naman daw nalalayo sa presyong palengke. Ang kaiba lang, di na kayo kailangan lumabas pa ng bahay dahil ang mga order, diretso nang inihahatid sa inyo. At dahil walang middleman, diretso rin ang tulong sa mga magsasaka. Now, with this set of vegetables and fruits, kaya pwede kong lutuin dito? Aha! Chop suey! Hindi ba kayo makabiyahe papuntang Benguet? Hindi kayo marunong magluto? Don't worry! Pwede pa rin matikman ang authentic Cordillera taste dito mismo sa Metro Manila. Sa cafe restaurant na ito, hindi lang style ng pagluluto ang kinuha nila mula sa Benguet at buong Cordillera, kundi lahat ng mga gamit at sangkap sa pagluluto. At maniniwala ba kayong nag-full blast lamang sila ngayong pandemic?
We strategize at ang ano namin yung concept namin ng cafe to help also promote yung fellow SMEs namin sa Cordillera. Lahat po ng raw materials namin, for example, ginagamit namin mga meat, mga chicken, and then the smoked meat, lahat po galing ng Cordillera and we all source that to SMEs. Ang kanilang bestsellers, ang kinunay o smoked meat platter, strawberry champurado, pinikpikan at iba pa. May mga iba po kasi na taga Baguio or taga Cordillera na matagal na hindi nakauwi. So natutuwa po sila nung pumupunta sila dito na yung mga paborito nilang pagkain, yung mga maybe we can call that exotic food ng Cordillera, nakikita po nila dito at natitikman. Hindi lamang pagkain ang tinda rito, kundi pati handicrafts, textiles at iba pa. At ang mga ito mula sa iba't ibang tindahan o gawaan sa Benguet. Ito raw ang kanilang version ng bayanihan. Actually, ang tawag dito ng GTI is impakabsat. We call that impakabsat, parang pagkakapatid, parang ganun, parang kapatid. Tapos magpakabsog, magsunog naman tayo ng kinain. Akyat tayo ng Benguet kasama ang ating Biyahero correspondent, ang tubong Baguio na si Crizelle. Finally, after a 20-minute hike, nandito na tayo sa Bayokbok Falls at sabik na ako maligo. Tara! Bayokbok, balay galing dun sa ano, sa tunog ng tubig. Kumbaga sa English, falls. Pero parang tinranslate lang ng ano, naging Bayokbok kasi yun ang dialect ng Ibaloy sa falls. Ang entrance fee dito, 120 pesos lang, kasama ang free use ng life vest. Pero dapat makipag-coordinate muna sa local government unit bago pumunta rito, Biyeros, para masamahan kayo ng guide. Magandang ano, punta rito, yung hanggang November to April, pwede ba? Kasi malinaw na yung tubig. Kitang-kita na yung nasa, ano, nasa ilalim, yung mga bato, mga fish. Kitang-kita yung mga nasa ibaba, nasa ilalim ng tubig. Pero sa ngayon kasi ano eh, tag-ulan kaya walang masyadong view yung tubig natin. So kakatawas ko lang mag-swimming at napaka-refreshing sa feeling. May mga parts na mabababaw at pwedeng-pwedeng mag-swimming. Sana ay makapunta rin kayo dito. Bigit kumulang 4 oras na lamang ang biyahe mula Maynila papunta sa capital city ng Benguet, ang Baguio City. Ito ay kung dadaan ka sa mga expressway. Ngayong pandemic, tingnan muna online ang travel restrictions at prevailing IATF protocols bago sumabak sa biyahe mga biyero. Mula Baguio, madali nang mapupuntahan ang mga karatig na munisipalidad tulad ng Tublay. Sa Tublay, Benguet, makikita ang farm na ito na dinarayo dahil sa maliliit na blueberries at isang higanting tukre. Yung entrance fee po natin is 150 kasama din po or inclusive din po doon ng only coffee, then may pancake po siya. Ang higanting tukre, isa palang coffee shop at cafeteria sa loob. Napaliligiran pa ito ng naglalakihang tasa. Kompleto na, ikaw na lang ang kulang. Ang ipinagmamalaking produkto nila rito ay mga jam at preserve mula sa mga berries at iba pang produkto ng farm. Bukod sa Instagram worthy na takore, ang isa pang dinarayo rito ay ang kanilang lemon cupcake. So ito na ang lemon cupcake na may blueberry filling. Tikman na natin.
nag-imasi ka. Malambot siya na chiffon yung sabi ni ate. Lasang lasa mo yung lemon, napaka-fresh niya sa bibig. Yung tamis na babalik-balikan mo, yan. Sikat ding pasalubong mula si Benguet ang ube, ang naging special ingredient sa mga baked goods ng isang kilalang celebrity at foodie. Yan yung ating ube cheese roll. Yan. Kasagsagan daw ng pandemic nang sinimulan ng actor at chef na si Marvin Agustin na gumawa ng baked goodies. Takot at challenge, kaya naisip ko gawin niya isang bagay na natatakot din ako at na-challenge, and that is baking. Look at that! Nung time na rin na yun, nung nag-iisip kami ng additional offering sa mga tao, sumisikat yung mga iba't ibang variants ng ube. Alam ng mga tao kasi yung mga ginagawa kong pastries at cakes, hindi namin tinitipid yung ingredients namin. Ay, huli. Ang ube jam na nagawa ng mga madre sa Baguio ang ginawa nilang bida ng kanilang bake shop. Yan ang aming ube overload. Meron siyang ube ulit sa loob, tapos may custard siya. So, kaya overloaded. Look at that, taga lang. Lalaglag. Ang sarap! Ano kayo binabola? Ang sarap talaga. Ito yung aming ube at saimada. Ayan. Ganyan siya kalambot, guys. Look at that. Tikman ko ba? Para sa inyo. Ayoko na kasali. Kaya lang. Good Shepherd, Benguet Ube, dahil sa inyong sarap ng mga paninda namin. Thank you very much. Ang isa sa mga bago nilang offering? Look at that! Pagkatapos kumain ng sweets, masarap din mag-siesta, di ba? Dito sa Kaalnusan Camp, saktong-sakto yan. Dahil you'll be situated high above a mountain with a 360-degree view of the surroundings. Daytime rate namin dito sa Kaalnusan is 100 pesos per head from 11 a.m. to 3 p.m. Ang overnight entrance is 200 pesos per head pag own tent ang gagamitin from 4 p.m. to 9 a.m. naman siya. So, pwede po kayong mag-rent ng tent sa amin for 100 pesos per head. Yung kubo naman namin is 650 with breakfast and dinner na po yun. So, included na rin po lahat ng facilities dito sa Kaalnusan. Kapag nandito na, pwede nyo nang masampulan ang kanilang pinagmamalaking unique dish, ang passion fruit siniga. And it all starts with picking the ripe passion fruits. Ito ang hinog na. Pagka malambot na siya, tapos medyo violet na yung kulay niya. Yan, so pwede nang, yan. Pag anong kulay po niya pag hinog na? Violet siya, para siyang ganito, tapos medyo malambot pag pinanan mo siya. Matapos katasin ang passion fruit, tuloy lang paggawa ng normal sinigang. Pero sa halip ng sampalok o santol ang pampaasim, passion fruit ang kanilang nilalagay. After maluto ng fish, tsaka pag nakita mo ng malambot na yung mga vegetables like okra, pwede na natin ilagay yung passion fruit na blender na.
So, ang kinukuha namin doon sa passion fruit, hinihiwa namin sa into two, tapos kinukuha namin yung laman niya, tsaka namin biniblender. Tikman natin kung mapapakilig tayo sa asin. Malinamnam. Beres, matitikman mo yung pagkamatamis ng passion fruit compared sa mga regular na or iba't ibang sinigang na lagi nating natitikman. At saka, may natikman ako guys. May natikman akong passion. Medyo maanghang siya ng konti, pero napakalinamnam. Mapapa-extra rice ka dito. Kuha na ba tayo bago natin magusto? Sarap talaga mag-camping sa kaalnusan with all those trees and at that altitude. Pero dahil hindi pa tayo masyadong makalalayo, mabuting i-check muna natin ang ating mga gamit kung okay pa for camping. Mga Biyahero, medyo matagal na tayong hindi nag-camping. Hey. Wala nga hindi nag-camping. Medyo matagal na nga. Yun! Mas tinado, baka hindi na tayo marunong. Oh yeah! Alright. Like that. Something like that. Last but not least, we can try out our emergency blanket. I mean, sobrang gamit kasi ngayon, di ba? Woohoo! Oh, ang balot ata yan ang ano eh. Christmas wrapper ato. Gift wrapper? I am so ready for camping. Alright, see you in the next camping session, mga Biyahero. Muntik nang makalimutan ang chapsuy ko! Benguet, isa sa mga ultimate sources ng sariwang pagkain ng Pilipinas. Pero sa mga nakita natin, nakilala, at natikman, masasabi nating isa rin ito sa sources of pride ng kulturang Pilipino. Ang bayanihan. Pagtutulong-tulong, pagsasama-sama, para makaahon ang bawat isa. Parang chapsuy! Hindi gaanong malasa kung kakainin mo ng solo ang bawat gulay. Pero kapag pinagsama-sama at lalagyan pa ng ibang rekado at seasoning, tiyak! Angat ang sarap!